leyo Marcos, sa sabi niya, ay isa daw siyang malaking negosyante at isang philanthropist. Isang mayamang tao na bumabahagi sa kanyang pera upang makatulong sa kapwa-tao. Sabi niya, chairman daw siya ng Marcos Group of Companies. At ayon sa kanyang press release, ang kanyang net worth ay mahigit $25 million. Kung sa Philippine peso, 1 billion, 250 milyong piso. 1,250,000,000 pesos. Pinapalabas niya na anak daw siya ng yumaong si Dr. Pacifico Marcos, kapatid ng yumaong Presidente Ferdinand Edeline Marcos. Kung tatanggapin natin ang kanyang press release, galing sa pamilya Marcos ang kanyang yaman. Hindi po mahirap ito na isiwalat na isang malaking kasinungalingan. Kahit isang patak ng dugo ng Marcos, hindi ito dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang tunay niyang pangalan ay si Norman Mangusin. Bogus ang pagkatao na ipinapakilala niya sa Facebook at YouTube. Isang budol-budol operator na matagal nang nabisto sa kanyang panluloko. Successful businessman daw siya. Ano ang negosyo niya? Hanggang ngayon, wala pa siyang ipinapakita na corporate headquarters ng kanyang negosyo. Hinanap ko sa Google, zero mga kaso ng estafa ang nakita ko. Pero kahit isang mention sa Google tungkol sa kanyang negosyo, wala. Lumalabas lang ang mga press release ni Francis Leo Marcos. In the field of business, hindi mo pwedeng itago ang mga ginagawa ng kumpanya mo. May mga negosyating low profile, pero pag malaki yung negosyo mo, talagang lalabas yan sa public knowledge. At ang Google search ang pinakamabilis at epektibong paraan upang mahanap ang isang impormasyon sa internet. Kung totoong negosyante siya, ano ang linya ng kanyang negosyo? Ano ang mga produkto niya? Bangko? Insurance? Real estate? Gasolinahan? Supermarket? Manufacturing? O baka sari-sari store? Ay nako, Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Akala mo talaga, maniniwala na lang ang tao sa lahat na sinasabi mong katarantaduhan. Alam nyo kasi, walang bilyonaryo na biglang umabot sa ganong kayaman. Hindi po yan maaaring itago kung saan ka nag-umpisa. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng isang totoong bilyonaryo, ang kaibigan kong si Edgar Silla II, o mas kilalang si Injap. Alam ng lahat na si Injap ang nag-umpisa ng Mang Inasal, founder ng Mang Inasal. Kahit sa lugar sa Pilipinas, may Mang Inasal, di po ba? At marami sa atin na mahilig kumain sa Mang Inasal. Nag-umpisa yan sa Iloilo, 17 taon na ang nakaraan. Dahil napakasarap ng chicken barbecue ng Mang Inasal, hindi tumagal at dumami ang mga branches nito. Mula sa isang maliit na fast food sa Iloilo, lumaki ito at naging major competitor ng Jollibee at McDonald's. It became so popular that Jollibee decided to buy the company. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng bintahan. Lahat po yan ay public knowledge. Kilala niyo ba si Jack Ma? Ang pinakamayamang tao sa China. Kilala siya dahil sa ipinundang Alibaba, ang pinakamalaking online store sa buong mundo. Hindi po siya biglang naging bilyonaryo. Dumaan muna siya sa malaking hirap at pagod
bago sumikat ang Alibaba at naging super mayaman. At kahit anong oras, makakahanap tayo sa Google ng impormasyon tungkol kay Jack Ma at Alibaba, kay Injak at ang Mang Inasal. O yung yumaong si Steve Jobs ng Apple at si Bill Gates ng Microsoft o si Warren Buffett ang pinakamayamang tao sa buong mundo. O dito na lang sa Pilipinas ang mga Ayala. Dito sa Pilipinas, hindi rin tayo nakukulang ng iba pang halimbawa na mga rags to riches na mga tao. Si Henry C., si John Gokongwei, si Lucio Tan, ang tinatawag na Taipans in Philippine Business and Industry. Ang mga buhay nila, ang mga negosyo nila, kung paano nila ito inupisan at pinalago. Nandiyan lahat yan sa Google. Kaya dapat matanong natin, ano ba ang kwento ni Francis Leo Marcos? Sa tagal ko na sa mundong ito, naging 61 years old ako 5 days ago, ngayon ko palang narinig ang pangalan na Francis Leo Marcos. Wala siya may pakita upang patibayin ang mga sinasabi niya. Ito ang dahilan kung bakit nagmamayabang siya, katulad ng mga napapanood natin sa YouTube at Facebook. Masdan niyo ang video clip na ito. Napansin niyo ba ang mga galaw ng kanyang mga kamay? Dinidisplay niya ang kanyang gintong relo, porseras, at mga singsing na may malalaking bato. Hindi po yan simpleng pagyayabang. Ang tawag dyan ay managing the public's perception. Gusto niyang itanim sa utak ng mga tao na talagang sobra ang yaman niya. Parang hypnosis yan para sa mga tanga at bobo. He is manipulating the minds of people who are stupid and dumb. Inaatake niya ang subconscious mind ng mga tao na maaari din sila magkaroon ng ganung yaman kung sumunod sila kay Francis Leo Marcos. Pinapaasa niya ang mga bobo at tanga na maaari din silang yumaman katulad niya kung sumunod sila sa lahat na sinasabi niya. Kaya marami ang naniwala sa kanya. At kahit isang kilo lang na bigas ang binibigay, naniniwala ang maraming bobo at tanga na tunay-tunilada ang binibigay niya. Na mind conditioning na kasi ang mga supporters niya, gullible pa rin ang maraming Pilipino. Mabilis nilang tinatanggap bilang katotohanan ang napakaliwanag na panloloko. Part of the deception is the use of the Marcos name. Pinalitan ni Norman Mangusin ang pangalan niya at naging Francis Leo Marcos na siya. Siya mismo ang nagsabi nito. Another issue is Norman Mangusin and Francis Leo Marcos. They asked if it is the same person. I said yes. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. I was once Norman Mangusin and I am Francis Leo Marcos. This is the story. I know myself, I am Norman. Until suddenly, my mother told me that hindi ko kayang nahihirapan ka. Ikaw yan. This is you. Karapatan mo yan. You're a Marcos. And this is your name, Francis Leo Marcos. Ganon lang pala kasimple. Sinabihan lang daw siya ng nanay niya na isa siyang Marcos.
at isang birthright na tinatawag na maging mayaman din siya, katulad ng mga Marcos. Ang problema, wala naman siyang hinahawakang yaman. Kaya napakaraming mga tanong tungkol sa buhay ni Francis Leo Marcos. Saan siya nagmula? Saan ba siya nag-aral ng kanyang elementarya? Sino ba ang kanyang mga magulang? Sino ang kanyang mga kapatid o kamag-anak? Hindi niyo ba napansin na wala siyang ipinapakita ng mga pictures ng kanyang pagkabata? O kahit isang larawan lang na kasama niya ang kanyang tatay at nanay? Tayong mga Pilipino ay napakalapit sa ating mga magulang. Kahit matanda na sila, hindi natin sila iniiwanan. Kung sila man ay kumabilang buhay na, we still cherish their memories. Patuloy natin na ipinapakita ang ating pagmahal sa kanila. Pero itong si Francis Leo Marcos ay walang ipinapakitang larawan na kasama niya ang kanyang mga magulang. Lalo na at sinabi niya na kasama niya ang tatay niya sa pagpalaki ng kanilang negosyo. Sino ba talaga ang tatay niya? Kung si Dr. Pacifico Marcos nga, katulad ng sinasabi niya, may patunay ba siyang may pakita? Sino ang nanay niya? Tinatanong ko ito pero alam ko na hindi ito masasagot ni Francis Leo Marcos, aka Norman Mangusin. Tinatago ni Francis Leo Marcos ang kanyang totoong pagkatao. Gusto niya at ng kanyang mga panatiko na tanggapin na lang natin ang sinungaling niyang kwento na anak daw siya ng isang Marcos na mayaman siya mula pa ng bata siya, na successful businessman siya, na philanthropist siya, na matulungin siya. Sadya itong drawing na ginawa ni Francis Leo na magpanggap siya bilang isang Marcos upang madali niyang maloko ang mga tao. Pag sinabi mong pamilya Marcos ang isang tao, isang bagay kagad ang pumapasok sa isip ng karamihan. Mayaman. At pumapasok sa isip ng mga bobo at tanga na kung siya ay isang Marcos, baka sakali ibabahagi niya ang kayamanan ng mga Marcos sa kanila. Diyan magaling si Francis Leo. This is a weakness in the minds of the masses that he knows to be vulnerable. Give the people false hopes that they too could get a share of the wealth. And he, Francis Leo Marcos, will give it to them. Iyan ang dahilan kung bakit siya nagpapanggap na isang philanthropo. Gusto niyang ibenta ang ideya na sobra-sobra ang yaman niya, na kaya niyang mabigay ng milyong-milyong piso na halaga ng tulong. Sinamandala niya ang COVID-19 pandemic upang maangkin ang tiwala ng kanyang mga biktima. Pinapakalat niya ang imahen na siya ay mabait at matulungin. And he is reinforcing the perception that he is super rich by displaying those cars, houses, and jewelry. Ipapatuloy po natin sa susunod na video ang ating expose tungkol kay Francis Leo Marcos. Ako po muli si Manuel Boy Mejorada. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.